ikaw, anong unang naiisip mo kapag nakakita ng lalaki o babae na malaki ang biceps? Siyempre, may isip ko na malakas, siguro ang upper body strength niya. Okay naman masasabi natin, healthy living at very disciplined itong taong ito to develop yung kanilang mga malalaki at magandang biceps. Well, diba? Agree ako sa iyo dyan. Well, talagang malakas na makadagdag pogi at ganda points kapag may magandang biceps at tayo. Appeal. Of course. Mm-hmm. Siyempre, gusto ko rin yan para sa akin ngayon. At para sa Fit na Fit Friday, tuturuan tayo on how to develop biceps ni Coach Lynn Oculam, CEO ng isang fitness gym. Spartan champion ng age 18 to 24 category at dalawang beses wow. na nag-top place sa isang bodybuilder competition. Good morning, Coach! Hello, good morning. This is Coach Les at PowerPlex Fitness Gym. Ngayon po, ituturo ko, i-discuss ko paano i-satisfy natin yung muscles sa biceps. Pero before nun, syempre, kailangan muna na meron tayong fitness assessment tama. Para malaman natin yung health history ng kliyente. Okay ba yun? Wala ba silang heart problem? Wala ba silang okay injury? Importante talaga yun. Eh. Yes po. Kailangan importante po yun. Pero, yung part na i-discuss ko po ngayon, part lang po sa program na yun. So, okay. biceps. Actually, yung first kasing gagawin natin, kailangan muna ng cardio. Stretching, cardio. So, cardio is to train your heart para mag-improve yung stamina natin, energy level, para bibilis yung metabolism natin. Para nang sa gayon, dun tayo lalakas. Pagkatapos, tatarget po natin yung abdominal part. Mm-hmm. So at least 3 exercise sa abdominal part para mabilis ma-burn mm-hmm. yung fat sa abdominal, specific na muscles target na yon. Mm-hmm. So at least 190 reps ang minimum na gagawin natin para sa burn na fat specific na muscles na okay. yun. Ay, pero coach, pag yeah. sa cardio, kailangan ba natin ng machine or kaya ng ito na ang outfit kahit namin, makaka-cardio kami? Kahit body weight po, kaya po natin mag-cardio. Oh. Like jump rope, burpee, mountain climbers, okay. as long as tataas yung energy level. Tataas right, po yung okay. stamina po natin. Alright, so given nakapag-cardio na tayo sa abdomen natin, mm-hmm. I think it's time dun sa ating bismong bicep steps yes. natin. Alright. I'll call one of our staff here, Benedict. With the best biceps in town. Yan! Long lost relative. Okay, let's start. Dumbbell curl. Okay, dumbbell curl. First, kailangan na shoulder apart yung legs natin. Okay. Straight, stand straight. And kailangan na ka-chest out. Chest out, naka-neutral ang spine. Straight lang yung arms. Tapos, ka-curl mo siya. Para. Make sure, full sige, range of motion. Benedict. Something like that. Yeah. Full range. Yes, alam mo, kahit sa community namin, sa LGBT, talagang marami ng very, into fitness. So at least 15 times 4 hanggang masatisfied yung 60. Muscle target. At ilang okay. pounds yung karga mo ngayon? Sample lang to, so 3 pounds lang to. Pero so kung muscle yun? Building po, kailangan heavy. Heavy. Para magiging yung muscle okay. mass natin. Okay. Pag reduce body fat, high repetition, lightweight po. Okay. So let's say na magpa-burn kayo, so high repetitions. So pag gusto ko mag-lose ng taba body fat, dito. Yes po, high reps. And high reps. At the same time, lightweight lang po. Okay. Yes. So if you want to build your muscles, heavy po, and then hindi masyadong maraming reps, kasi syempre heavy, so hindi ka makapag-maraming reps. So 10, at least 10, 4 times 10, mga ganun po. Eh kapag nag-light lang, ilan? At least, kung depende sa fitness goal nyo po. If reduce pumayat. Body fat, gusto ko pumayat. Reduce body fat, 20 times 4, okay. at least 3 exercises po. Ang daming math. Each exercise, 3 to 4 exercises. Okay. Yeah, something like that. Okay, after dumbbell curl, hammer curl. So biceps pa rin po yung target na yun. So hammer curl, same posture din po, chest out. Kailangan na nafe-feel nyo po yung contraction ng muscles. Full range always. Mas okay dalawa na para hindi sayang yung oras pa isa-isa. So coach, pag ganito ba, pwede ba yung kailangan mag-a-an? Na medyo may weight sana. Siya para ma-feel nyo yung muscles. Meron tong sand. Yes po. May sand sa loob. Mga Christmas balls. At least bottle water, pwede po yan. Water. After nun, pang third exercise natin, twist curl. Yan po, iti-twist lang natin. So una, nakaharap lang. So at least 10 times 4. Pangalawa, hammer curl. Bakit nanginginig ka? Pagkatapos, twist curl, kailangan na i-squeeze mo po. Kailangan mo to feel na sasabing masatisfied yung muscles natin. I can feel yes, the po. Presence. So after nun, pang 4 exercise natin, concentration curl naman siya. So kailangan nakaupo siya or kung wala tayong upuan, pwede siyang nakabend. Ganito po siya. Kailangan ma-straight yung arms. Slowly lang siya. So kailangan ka ganyan. Yes po. Yan.
So, naka-chest out, neutral ang spine pa rin natin. Tingnan nyo guys, ha? So, full range. Naka-high heels ako, pero kaya ko pa rin. Yes, kung kaya ko, kaya nyo. Pero kung may fitness goal ka, kailangan sabayan mo ng proper diet. Anong magandang proper diet, coach? Low carb and high protein. Yon. For example, sobrang taas yung body fat natin, nasa obese tayo. Mm. So always mag-cardio and i-control natin yung food intake natin. Pwede ba kainin ko na lang? So high protein, low carb. So, mas okay hindi tayo magpa-fasting kasi... So, dapat huwag mag-fasting? Kasi kung magpa-fasting tayo, may chance bababa yung muscle, mass natin. Thank you, Anna! Exercise time and happy Friday, everyone! See you on Monday! Dito lang sa... Rise and Shine! Pilipino lang!